Meron daw pong mga tatlong klase ng tao sa buhay natin. Ang unang klaseng tao ay yung para mga dahon. Diyan siya nagbibigay ng lilim sa'yo pag masyadong mainit. Meron mga ganyang tao sa ating buhay. Nandyan sila, pinapasaya tayo, ginagawa nilang madali ang ating buhay. Pero pag dumating na yung hangin, mahuhulog na sila. Mawawala na sila. Konting problema lang, hindi mo na sila makikita. Yung pangalawang klaseng tao daw po ay yung mga parang sanga. Sila po yung mga taong pwede nating kapitan. Maaasahan sila. Pero minsan, may hangganan yung pagtulong nila. Dahil pag sobrang bigat na, hindi ka na makayanan, ay mapuputol din sila sa iyong buhay. Ganyan yung mga taong parang sanga. Hindi nila kaya yung bigat, ihuhulog ka nila. At masasaktan ka dahil din sa kanila. Yung pong pangatlong klaseng tao, di para daw pong mga ugat, hindi mo man nakikita, nakabaon. Pero dahil sa ugat, nagkakaroon ka ng buhay. Binibigyan ka ng lakas. Ito yung mga tao na talagang sumusuporta sa'yo. Hindi mo sila makikita, hindi mo sila mapapansin, pero hindi ka nila iiwan. Madalas nga tayong nang-iiwan sa kanila eh. Pero balikan mo sila, nandyan pa rin sila. Hindi ka nila iiwan. Father, paano po yung mga kaaway ko? Paano po yung mga naninira sa akin? Ano pong klaseng tao yung mga yon? Mga higad. At ano po yung higad? Diba? Wala ka namang ginagawa. Pag dumapo sa'yo, napakakati. Ano yung kasalanan mo? Wala ka namang kasalanan eh. Pero dahil higad sila, nakakasakit sila sa iyo. Huwag ka din magagalit pag ang isang tao ay parang higad. Hindi naman niya kasalanan na ganyan siya eh. Talagang kaganyan siya ginawa ng Diyos. Anong gagawin mo? Umiwas ka na lang. Alam mo pala na nakakaperwisyo siya, eh huwag ka nang lalapit pa. Yun yung pang-apat na klase ng tao. Maraming mga dahon sa buhay natin. Maraming mga sanga sa buhay natin. Kung meron tayo dapat hanapin, yan po yung mga ugat sa ating buhay. Kung meron pong isang ugat ng buhay natin, huwag niya pong kakalimutan. Yan po ang Diyos.